dinuguan ang isa sa nabili ko. Ito, mayroon tayong yung boneless na pork na thigh. At ang puro laman loob ito, ang kasunod. Mayroon tayong pork kidney. Mayroon din tayong pork heart. Mayroon din tayong pork liver. Ito ay pork stomach. Ayan ha, pork stomach. Bali, tatlong pack itong pork stomach. Ayan pa. So, at syempre, mayroon ding pampapula. Hindi masasabing dinuguan kung wala yan. So, ito ang gagawin ko. Lahat yan ay pakukuluan ng isang kulo. So, i-bablance ang ibig kong sabihin. I-bablance. Malapit na. Ang pinaka-importante sa dinuguan kung gagamit ng stomach ay uhugasan maigi sa vinegar. May vinegar na yan na nauna. Tapos asin. Uhuburan ng asin at gagawin ito ng dalawang beses. Lalamasin ng ganito. Hugasan ng maigi. Pag hanggang sa maalis ang dulas. Tapos ng pagkatapos na malamas ng husto, babanlawan yan. So, dalawang beses na gagawin yan. Ayan, kumulo na. Paalisin ngayon yung mga andyan na laman loob. Tapos babanlawan. Yung bubbles na yan, yan yung marumi yan, kaya kailangan maalis yan, no? Hindi pwede yan. Itong liver, separate din ang pagbablans. Ilulubog lang para mawala lang yung dulas. Kahit na hindi pakuluan yan, babat lang ng mga 1 minute. After 1 minute, hanguin na. So, huling i-bablance natin yung stomach. Takpan. Pag kumulo yan, may isang kulo, saka babanlawan na lahat ng maayos. Yung malinis na malinis. Babanlawan na natin. Warm water yan, kaya umuusok. Lakas na warm water dito. Babanlawan ng maayos bago hiwain. Kumulo na yung stomach. So, i-turn off na natin. Iyan ay huhugasan uli ng husto yan. Dalawang beses din babalawan. Ready na lahat. So, let's start cooking. Cooking. Ito yung stomach. Hiniwa ng maliliit. Iyan ang unang gagawin ko. Ngayon, iinit. I-turn on na natin ang heat high. Tapos lagyan natin ng
tubig na isang ganito lang, isang cup na maliit. Then isasangkot sa puyan. Tatakpan natin at i-check every 5 minutes. Ayun, yung mga ingredients, na-chop na lahat. So, ready na lahat. Andyan na lahat. So, balikan ko after 5 minutes. Hayaan lumabas ang sariling matika bago gisahin. Nagmamantika na. So, alisin na natin. Set aside. Ngayon, mag-gisa na tayo. Bawang. Sunod natin yung sibuyas. Yung bawang nga pala, isang buong bawang yan. Itong sibuyas naman, dalawang malaking sibuyas. Pagkaraan ng mahigit isang minuto, mga 1 minute 30 seconds, ilalagay na natin yung heart, yung bato kung tawagin, yung kidney, and then ilagay na rin natin yung purong laman. Yung sinangkot sa kanina, ito yung pinagmulan ng sarili niyang mantika, ilalagay na rin natin. Tapos lalagyan din natin ng konting Maggi. At least isang kutsara yan. Tapos tatantsahin ko na lang. Lagyan din natin ng little bit dark sauce. Yan, tama na yan. Pahaluin. Ayun, nahalo na. Lalagyan ko ng konting tubig. Konti lang muna. Yan. Tapos tatakpan natin. At medium natin for mga 5 minutes. Pagkatapos niyan, i-check every 5 minutes, hahaluin. Pagkatapos ng 5 minutes, ayun na, kumukulo na talaga.
pero lalagyan natin ng paminta. Isang kutsarang paminta. Fresh binayo. Tapos lagyan natin ng isang cube na seasoning. Ito oh. Then tutubigan natin uli. Tapos lalagyan natin ng 1/3 cup na vinegar. Yan po, 1/3. Tapos tatakpan natin. Hayaan natin kumulo for half an hour. Pero haluin ng every 10 minutes at check kung para baka matuyuan ng tubig. Pagkatapos ng half an hour, ito na. Ilalagay na natin yung liver atay. Haluin. Tapos ilalagay na rin natin yung dugo. Bali 2 cup na dugo. Nabuo kasi frozen yan eh. Pero matutunaw naman yan. Ngayon ihahay natin. Huwag tigilang haluin. Ilalagay din natin yung kamyas. Tapos lalagyan natin ng 1 kutsarang patis. So, hahaluin ang hahaluin niya hanggang sa maluto. Ngayon, tikman natin. Wow! Tamang-tama lang. Jackpot ko yata. Ngayon, luto na ang ating dinuguan na malapot. Kaya ginawa kong malapot kasi wala akong lemongrass. Alright, luto na ang ating dinuguan. Kung nagustuhan nyo ang aking lutong dinuguan ay huwag kalilimutang i-like, comment, and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po.